Isang magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga masusugid ko pong taga-subaybay. Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwentong kababalagan. Ang inyo pong mapapakinggan ay hango sa totoong pangyayari na ibinahagi po sa atin ng isa nating tagapakinig. Halina at atin pong tunghayan ang kwentong tampok natin sa pagkakataong ito. Ayon kay Lisa, ay isa daw siyang promdi at hindi niya daw iyon ikinakaila. Yan ang natatandaan niyang bansag sa mga taga-probinsya noong kapanahunan niya. Promdi, short for Promdi Province. Bata pa lamang ay saksi na di umano siya sa iba't ibang kababalagang nagaganap sa kanilang probinsya. Medyo may kalayuan ang kanilang tirahan mula sa kabayanan. Natanging sa lupa lamang rin sila umaasa noong mga panahon na iyon. Una siyang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari noong isilang ang bunso nilang kapatid. Alanganing oras na iyon nang sumpungin ng pananakit ng tiyan ang kanilang ina. At dahil sa panganay ay siya ang tanging inaasahan ng kanyang mga magulang pagdating sa kanilang magkakapatid. Habang nagpapainit ng tubig ang kanyang ama, ay inutusan siya nitong sunduin na ang paltera. Yan po ang tawag sa kanila ng kumadrona. Mahirap lamang sila kung kaya wala silang ala din na katulad ng sa iba. Ang ala din ay ang kilalang tawag naman sa kanila ng Petromax. Kahit flashlight ay wala rin sila. Ang tangi nilang ilawan ay gasera, nayari sa garapon ng isang kilalang palaman noon. Binutasan ng takip at nilagyan ng tela. At dahil nga sa malalim na ang gabi, ay ginising niya ang nakababatang kapatid. Iyon ang sumunod sa kanya upang samahan siya. Pupungas-pungas pa nga daw ito ng malimpungatan. Kinukumbinsi pa di umano siya ng kanilang ama na siya na lamang ang magpunta, ngunit nangatwiran siya at nagpumilit na maisama ang kanyang mas batang kapatid. Kaya wala na ring nagawa pa ang kanilang ama kundi ang pumayag sa kagustuhan niya na maisama ang kanyang kapatid. Kanya nang itinaklos ang sinduko. Iyan daw ang tawag sa kanila ng itak. Ang katagang itinaklos naman, ang ibig sabihin ay inilagay na sa kanyang bewang. At nagdala din sila ng posporo. Paglabas nila ay agad niyang naramdaman ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Napakasarap na raw sanang matulog ng mga oras na iyon. Ngunit ayun nga, at kailangan nilang sunduin ang kumadrona sa kanilang lugar. May kalayuan din ang kanilang lalakarin bago masapit ang bahay ng paltera. Nang marating nila ang ituktok ng unang bundok, ay mas tumindi pa ang lamig na kanilang nararamdaman. Ayon pa sa kanya, ay maririnig mong talaga ang hangin na sumisipol. Ilang sandali lang ay lalong hindi naging maganda
para sa kanila ang sitwasyon. Dahil sa bigla na lamang umambon. Kung kaya nanakbo sila upang sumilong sa isang puno na naroon sa tabi ng daan. Nang makasilong sila, ay bigla namang bumuhos na ng tuluyan ang ulan. Kaya nasabi niya sa kanyang kapatid na kailangan na nilang magpatuloy dahil sa kung hihintayin pa nilang tumila iyon ay baka lalo lamang silang matagalan. Nag-alala siya sa kalagayan ng kanilang ina. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid at tumagpas na lamang sila ng dahon ng saging na naroon sa malapit. At iyon ang kanilang ginawang pamandong na nagsilbing payong nila para sa ulan. Kaya kahit giniginaw ay ipinagpatuloy na nila ang paglakad. Ang tanging nasa isip niya ayon pa kay Lisa ay ang kanilang ina. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga taong nagkakaingay. Kung kaya biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Dahil sa may makakasalubong silang tao, naisip pa nga nila na marahil ay galing ang mga ito sa pakikipamyesta. Dahil sa idinadaos ang kapistahan ng karatig bayan nila. Ngunit wala silang nakasalubong na kahit isang tao man lamang na kanilang inaasahan. Pero wala namang ibang daraanan kundi iyon lang. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka na nakapagdulot talaga iyon sa kanila ng ibayong kaba. Nang bigla na naman nilang narinig ang mga boses na iyon at nang sundan nila ng tingin kung saan ito nang gagaling ay nagkatinginan pa silang magkapatid. Nang makita nila ang isang malaking puno ng balete, nalunok naman ang tawag sa kanila. Na ilang hakbang lang ang layo nito mula sa daanan na nakatayo sa gawing itaas. Kahit kinakabahan ay nagpatuloy sila. Magkahawak silang magkapatid na naglalakad. At nang mapatapat na sila sa malaking puno, ay bigla umanong nawala ang mga ingay. Na ang pakiramdam nila ay pinagmamasdan sila ng kung sino man ang mga naroon sa punong iyon. Kung kaya, nagmamadali silang nagtatakbo. Nang sapitin na nila ang bahay ng kumadrona, ay hingal na hingal silang kapwa ng kanyang kapatid. Nasundo nila ang paltera at maayos namang nakapanganak ang kanilang ina. Ang sumunod na karanasang kanyang ibabahagi ay hinding-hindi umano niya makakalimutan. Ito ay noong minsang nangangahoy sila ng kanyang mga kapatid. Tatlo sila noon at abalang-abala umano siya sa pagtagpas ng mga tuyong sanga ng kahoy. Nang bigla na lamang niyang narinig na sumisigaw ng malakas ang dalawa niyang kapatid. Kung kaya patakbo siyang lumapit sa mga ito. Na nang makalapit na siya sa kanila ay nakita pa niya ang likuran ng nilalang na papalayo.
umiiyak ang dalawa niyang kapatid na nagsumbong sa kanya, na binalak daw ng nilalang na kunin ang isa nilang kapatid. Mabuti na lamang daw at nahawakan ito at hinila ng mas matanda. Nang tanungin niya ang kanyang mga kapatid kung ano ang nilalang na iyon, ay hindi rin nila masabi sa kanya dahil sa noon lamang daw sila nakakita ng ganoon. Inilarawan ng mga ito sa kanya ang nilalang na may ilong daw ito na halos nakakahawig ng sababoy. May mahaba din daw itong ngipin na nakausli, kung kaya may kahabaan daw ang uso nito. At mayroong mga mata na mapupula na iba sa mata ng karaniwang mga tao. Pero ang kamay at paa, maging ang katawan nito, ay gaya rin umano ng sa mga tao. Kanyang niyakap ang dalawang kapatid at pinatahan niya ang mga ito. Nang malaki na ang kanilang bunsong kapatid, ay naiwan silang minsan sa kanilang tahanan. Nagpunta ang kanilang mga magulang sa kabilang bayan, kung saan ay tagaroon ang kanilang ama, upang kunin ang palay at mais na ibinibigay ng kapatid nito sa kanila. At dahil sa mahirap nga ang kanilang pamumuhay kahit malayo, ay pinagtitiyagaan nilang kunin iyon sapagkat malaking bagay para sa kanila. Nang magtatakip silim na, ay nagsindi na sila ng kanilang mga ilawan. Ang dalawa niyang kapatid ay nag-igip, habang siya naman ay nagpadingas na upang makapagsaing at magluto na rin ng ulam. Nang nasa may bakura na nila ang dalawa niyang kapatid, ay nilapitan niya ang mga ito upang tulungan sa mga dalang galon ng tubig. Nang mapatingala ang isa sa kanila, ay nakita ang malaking nilalang na lumilipad sa kalangitan at nagpapaikot-ikot. Madalas naman silang nakakakita ng lawin na lumilipad malapit sa kanila, at talaga namang malaki iyon. Naranasan na nga rin niya umanong makakita nito na dinagit mismo ang sisiw ng kanilang manok. Ngunit iba daw talaga ang laki noon, kaya nakasisiguro siyang hindi iyon isang ibon. Kaya nang ituro sa kanya ng isa niyang kapatid ang tungkol doon, ay kanyang pinagmadali ang mga ito na pumasok na sa kanilang bahay. Nagsara sila ng pinto, maging ang bintana ay kanila na ring isinara, na kanila pangang dinoble ang kawayan na pansara sa mga ito. Matinding takot ang bumalot sa kanila, pero nilakasan ni Lisa ang kanyang loob na ayon pa sa kanya ay ganun pala daw iyon. Kapag mas mahina ang loob ng iyong mga kasama, ikaw ay makakaramdam ng kalakasan at tapang. Kaya kanya daw pinaglabanan ang takot alang-alang sa mga kapatid. Nang tuluyan na ngang lumaganap ang dilim, ay minabuti nilang magtabi-tabi sa iisang lugar ng kanilang bahay. Pinili nila na manatili malapit sa kanilang dapog.
ang dapog ay isa iyong uri ng lutuan. Ang kanilang lutuan ay nakaangat sa lupa, katabi ng kanilang pinakalababo. Yari ito sa kahoy na nilagyan ng mga lupa. Yun kasi ang natatandaan niyang payo sa kanila ng mga magulang kapag napag-uusapan ang ukol sa mga kababalaghan, na kapag may panganib dulot ng mga hindi pang karaniwan ay manatili malapit sa abo, pagkat mabisa daw na pangontra ito, gayon din ang asin. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa na magkakapatid. Naglatag na lamang siya ng mga sako sa lupa sa tabi ng kanilang lutuan. Nagpasya sila na kumain na, ngunit nakarinig sila ng huni. At pamilyar sila sa huni na iyon dahil na rin sa turo ng kanilang mga magulang. Tunog iyon ng isang aswang. Kung kaya kinuha niya ang itak at halos magsiksikan ang kanyang mga kapatid sa haligi ng bahay na naroon malapit sa dapog, na wala na sila ng gana pang kumain. Nang mapansin daw ni Lisa na tila nagiging agresibo ang huni ng aswang, ay tinakbo niya sa silid ng kanyang mga magulang ang lana. Iyon ay ginawa pa ng kanilang lolo. Langis iyon ng nyog na inilagay sa isang bote na mayroong kasamang mga ugat ng iba't ibang uri ng punong kahoy. At laking gulat niya nang makita niya itong nakapatong sa maliit na parador na umaapaw ang langis nito. Mabilis na niya iyong dinampot at agad na nagtungo sa kanyang mga kapatid. Patuloy pa rin nilang naririnig ang huni ng aswang. Napakiramdam daw niya ay may balak na talaga itong pasukin sila, sapagkat naramdaman na rin nilang may kumakaluskus na sa kanilang bubungan, gayon din sa gilid ng kanilang bahay. Panay ang sigaw nila ng puwera aswang, pero parang hindi naman iyon umiepekto. Nag-iiyaka na raw ang kanyang mga kapatid. Kanyang kinuha ang posporo. Itinayo niya ang bote ng lana at pagkatapos ay sinindihan ang umaapaw na langis mula roon. Matapos niyang gawin iyon, ay iyon pa lamang ang pagkakataon na medyo humupa ang mga pagkaluskos at mga ingay na nagmumula sa labas. At unti-unti na ring lumakas ang huni ng aswang. Katunayang papalayo na ito. Nang malaman ng kanilang mga magulang ang nangyari, ay sinabihan sila ng mga ito na wag na munang pumasok dahil sa gabi nang nakakauwi ang mga ito mula sa kanilang paaralan. Ayaw sana nilang pumayag, ngunit mapilit ang kanilang mga magulang at nahalata nila ang lubang pag-aalala ng mga ito para sa kanila. Hanggang dito na lamang po muna, Sir PB. At kung mabibigyan nyo pa po ng pagkakataon ang isa ko pang kwento na ipinadala sa inyo, ay lubos ko pong ipagpapasalamat. Doon po ay aking isinalaysay ang masalimuot na nangyari po sa amin. Isang pangyayari iyon na lubos ko pong ikinagagalit hanggang sa ngayon. Maraming salamat po, at sana ay ipagpatuloy nyo pa ang pagbibigay ng mga
magagandang kwento. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Janet Berol, Maria Fe de Bierte, Arvin Agaton, Melanie Sarial, John Reniel Sakate, Ken Barrel, Vanessa Apilat Galia, Maria Victoria Mercado Gonzales, Retzel Mo, Irene Costales, Christian Sico, Ann Gandara, Amor Obe, Noel Erojo, Alison Upaon, Josiling Batalia, Ray Anthony, Belotindos, Presbiteros Rose, Aisha Bisario, Mary Ann Ordonez, Erlina Kokchin Magnuson, Eduardo Asentado Jr., June May Bandada, Dino Castor, Dexter Cabigon, Pau Pau Salas, Cel Pangilinan, Krish De La Cruz, Devina Dikwaten, Jem Jem Tabago, Bonsai ng Sapian, Franji Ogacho, Rowena Diaz Velasco, Arturo Bakang, Lloyd Rapas, Bashmeya Wolchen, Roman Jones Salinas, Marjun L. Catamora, Hubert Nocon, Joy Ann Hinova, Kitty Gamis Gaming, Jasmine Santos, Janet Verga, Teresita Cerone, Alan Sabado, Shine Badilla, Don Diaz, Reynante Handig, Malik Mata, Justin Rubio, Kuya Judel YT. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayun din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.